Hello mga kanegosyo, it's my birthday month. Kaya naman, gaya ng nakagawian ko over the past several years, I have again decided to come up with a golf tournament among friends and associates dito sa Tagaytay Midlands. Here are just some of the highlights of the event. Alam mo, every year kasi sa blessing, being alive, sa dami ng dinaanan natin for the past years, especially pandemic. My first birthday golf tournament was last year. So yung medyo na-play na yung situation nun. So siyempre gusto ko makita yung mga friends ko and old friends and new friends. So gusto ko pagsama-samahin. So yung event last year, very successful. And at the same time, meron tayong mga sponsors na tumulong and yung proceeds ng sponsorship ibibigay natin sa mga less fortunate ones. Nagbigay kami sa simbahan, so nagbigay kami sa mga orphanage. So parang yun na rin yung purpose ko, sabi ko nga, celebrating your birthday with a cost. Yung bang everyday, hindi mo naman kailangan mag-celebrate ng party na eh. So ito, at least, yung mga kaibigan ko, pinagsama-sama ko. Yung iba kasi matagal ko na silang hindi nakikita eh. So parang nakita ko, because of golf, we have the same passion na pagsama-sama ko sila. And at the same time, yung iba dyan, marami rin ang sponsors para sa event. Sobra yung last year, actually masaya siya. Yung iba nakakatuwa dito, ang feeling mo kasi lagi, alam mo tayo, mayaman sa kaibigan. So, ang dami nagmamahal sa akin. Yung nafe-feel mo na yung iba, gusto maglaro, gusto kang makita in person, kasi may iba hindi ka na nakikita, tapos meron ka rin mga new friends na gusto kang ma-meet. Actually, yung last year is almost the same dito. Ito lang second, medyo na-organize namin kasi because yung medyo wala na yung pandemic natin, so nagkaroon kami ng ample time to prepare. So dito, mas maraming sponsors na pumasok and then mas maraming players na naglaro. Marami tayong friends. Alam mo, combination yan of businessman, tapos mga golf friend, yung iba mga batchmates ko sa San Beda. So, combination na yan. Yung iba kasi marami rin tayong mga bagong kaibigan. Ito parang reunion na rin na nakita-kita kayo. Natutuwa ako. I'd like to thank everyone for gracing the event in spite of all yung lahat sila busy everyday, di ba? Nagbigay sila ng time today. I will hopefully be able to reach out and transform more lives for the better. My heart is full. Yung Child House kasi is an orphanage, yung mga cancer patients, yung mga bata. During pandemic, may lumapit sa akin through Facebook lang, so nag-message sa akin. Tapos that was the time nag-start ako mag-donate sa kanila. So ngayon, ginagawa namin Mr. Freeze regularly, nagpapadala kami ng mga pagkain, gatas, kung ano yung mga kailangan nila. So nakita ko yung need. So alam mo, marami naman institutions na pwedeng tulungan. Actually, magsasawa ka sa dami niyan. Pumili ka na lang nung tingin mong medyo mas kailangan. So ganun ang ginagawa namin. Actually, hindi lang sila. Meron ding mga iba na pinipili na lang namin. Alam mo, kaya naisipan kong gawin yung birthday tournament ko for a cause every year. Kasi sa dami ng blessings na dumadating sa akin,
ang vision kasi ng Mr. Freeze, actually lumaki kami because of the livelihood program na ginawa ko sa mga tricycle drivers. So 90% of our volume goes to the urban. So nakita ko yung impact, even naging pandemic free kami kasi during pandemic lahat nakasarado pero kami hindi nagsara kasi ano kami, kailangan kami ng mga tao. Alam nyo, marami nagtitinda ng yelo. Hindi lang kami sa retail, we're supplying sari-sari stores, saka yung mga tricycle na mga motorsiklo at bisikleta na nagdi-deliver ng yelo sa mga palengke, sa mga canteen. So yung mga yan, tuloy-tuloy during the pandemic. And yung nangyari sa Mr. Freeze na yung blessing na dumating sa amin, sabi ko, yung birthday ko, gawin ko na lang na event. Kasi yung mga sponsors natin, sila mismo yung lumapit kasi gusto rin nilang mag-share. At the same time, itong golf tournament, natutulungan ko rin yung mga ano, mga nasa grassroots na nagninegosyo. Marami rin itong negosyante na in-include natin to join us today. Nag-uumpisa magnegosyo, nagbigay tayo ng mga booth sa kanila para magkaroon sila ng network. Kasi itong Mr. Freeze full of businessmen, professionals. So at least makakakonnect din sila. At the same time, natulungan mo rin yung negosyo nila. Alam mo, ang birthday wish naman lahat, syempre good health eh. Pero sa akin kasi, ang vision and mission ko is mas marami pa ako matulungan tao. Like yung negosyo goals, kaya tayo nag-ano dyan, gusto natin mag-mentor sa mga maraming gustong mag-negosyo at mga nag-uumpisang mag-negosyo. Kasi ako naniniwala, kung lahat ng tao negosyante, mag-e-employ ng mga tao yan. So mas dadami magkakaroon ng trabaho. So yun ang ano ko, ang birthday wish ko is mas marami pa sana tayong matulungan ng mga tao na mag-negosyo. What more can I ask for? I am enjoying one of my favorite sports in the company of some of the most wonderful people around. More importantly, through negosyo goals. Hey Jerry, so I wish you a happy birthday and congratulations on your tournament and very happy for you. Chos. Happy birthday! I love you, man! Happy birthday! Yes! Hi, Boss Jerry! Happy birthday and congratulations for your tournament! Hi, Boss Jerry! Happy birthday! Congratulations sa bago mong show and more power! Happy birthday, Bedan brother, Jerry Santos! More power to you, more business, more wealth, and good health! From the bottom of our heart, we would like to greet Jerry Santos, our compare, our cool friend. Happy, happy birthday and good luck on your new endeavor. Once again, congratulations, Mr. Freeze. Boss Jerry Santos, iba ka talaga. Pangalawa na and as always, very successful. Hindi talaga kami nagkamali in picking our only daughter's godfather, someone who will guide her through life and maybe one day even guide her through a business that can really make her better than allow her to meet what God has planned for her. So Jerry, thank you for being part of our lives and our daughter's life. Happy birthday to you and I wish you all the best. God bless. Happy 18th birthday to Mr. Freeze. Don't forget to watch Negosyo Goals with my very good friend, the coolest guy on the planet, Mr. Freeze himself, Mr. Jerry Santos. This is on All TV every Sunday morning at 11:30. Thank you for joining me today and see you again for more business ideas and concepts next week on Negosyo Goals.